Hello everyone, kung kayo walang sasakyan at balak nyong bumili, piliin ninyo ang matibay, maasahan, and affordable. I highly recommend Toyota Vios ang sasakyan ng masa. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano magmaneho ng Toyota Vios manual transmission step by step and easy way. So kung gusto yung matuto, just keep on watching. Guys, bago natin pandarin ang ating sasakyan, no? Kailangan nyo munang matutunan ang 5 basic parts ng vehicle na ginagamit natin sa ating pagpapandar ng sasakyan. So unang-una, ito yung clutch pedal, okay? Then pangalawa, ito yung brake pedal. Then pangatlo, ito yung tinatawag na throttle, at tinatawag ding gas, at tinatawag ding accelerator pedal. So marami siyang tawag, basta isa lang naman yon. At ang pang-apat, ito yung gear stick or cambio, no? At ang panglima, ito yung handbrake. So mag-start tayo sa handbrake, no? Kung ano bang gamit ng mga ito. So ang handbrake, normal position nito is nakababa siya, no? So saan ba natin ginagamit to? Kapag tayo ay naka full stop, no, or naka-park tayo, or nasa halimbawa nasa traffic tayo, kailangan natin i-handbrake, no? Ihilay mo lang sa patas na ganon, para ang sasakyan mo ay hindi atras or abante, no? Lalo na pag yung daan ay hindi pantay, so kailangan naka-handbrake siya para safe tayo, no? So ito naman yung cambio, no? Makikita mo may pattern siya. Ang number 1 niya is yung gear 1 niya ay pataas, then gear 2 pababa, gear 3 pataas uli, gear 4 pababa, and gear 5 pataas, then reverse pa pababa. So yan guys. So yung pinakamahalagang gamit pa rin ng sasakyan na gagamitin natin sa pagpaandar, no, ito yung clutch pedal, no? Ito ang number 1 na gamit nito, no, yung tinatawag nating technique, no, sa pagpapaandar ng Toyota Vios manual. No, hindi mo siya mapapaandar ang Toyota Vios manual, no, kahit nasusuya mo siya. No, unlike sa mga normal na sasakyan, susuyan mo lang 'yon, mag-start na yung makina. Pero sa Toyota Vios, ang sikreto nito, kailangan isabay mo yung clutch na sagad, then susuya mo siya saka sa start. Okay? At ang pangalawang gamit ng clutch, no, hindi mo gagalaw yung mag-change gear ang cambio. Halimbawa, from neutral to gear 1. Kailangan, bago ka mag-gear 1, sapakan na sagad yung clutch, then papakyat, no? At ganun din sa gear 2, ganun din, no, hanggang sa gear 5. So kailangan apak muna bago mag-change gear. Okay? Then ito naman yung brake pedal. So alam na natin 'to, pag inapakan mo yung brake, hihinto ang sasakyan. Okay? So ito naman yung accelerator, gas pedal, or throttle pedal. Dito naman nakadepende yung takbo ng sasakyan. Hangga't hindi mo sa apakan, no, hindi gagalaw ang sasakyan, hindi siya hindi siya tatakbo. No, so the more na papakasagad mo siya, tatakbo siya nang mabilis. So, okay. So, let's start. Proceed na tayo, no, sa pagpapatakbo ng ating sasakyan. So, unang-una, susuyan natin ang sasakyan
Sinabi, like nang sinabi ko kanina, hindi tatakbo ang ating sasakyan, no, hanggat hindi apakan ang clutch pedal, no. So, apak sa clutch pedal ng sagad, then so sabay susi. Okay, so bitaw ng clutch. So yan, umandar ng makina, no. So, tatakbo na tayo. Mag-change gear tayo, no, from neutral to gear 1. Okay? So, para mag makapasok tayo sa gear 1, apak ng clutch uli, no? Then pasok ng gear 1. Okay? So, paano tatakbo natin sa sasakyan? No, kailangan habang nakaapak tayo sa clutch, apakan din natin ng dahan-dahan ang accelerator or gas pedal. Okay? Para tumakbo ang sasakyan. Pero wag mo munang bitawan ang clutch, no? Kailangan dahan-dahan angat ng clutch at dahan-dahan naman ang pag-apak ng gas. Okay? Dahan-dahan lang, guys. Hangkat hindi mo maramdaman na nanginginig yung makina, ito yung sinasabing pagtimpla ng clutch at gas, no? Ito yung pinaka magandang demonstration, no, ng pagtimpla ng accelerator pedal and clutch pedal. So halimbawa, itong dalawang kamay ko, no, ito yung paa ko kunwari. Itong kaliwang paa nakaapak sa clutch pedal, no? At ito namang kanan haapak pa lang sa gas para tumakbo yung sasakyan. So kanina sabi ko, ipapasok na yung gear 1 pero dapat nakaapak yung clutch. So ito na yung mangyayari, guys. Pag-apak ng pag-start natin, nakaapak ka pa rin sa clutch, then yung kanang paa mo dahan-dahan ng pag-apak sa accelerator or gas pedal. At ang kaliwang pa mo dahan-dahan ng angat, no? Dahan-dahan ng angat sa clutch, no? At doon ka, wag mo munang bitawang sagad yung clutch. Kailangan nasa half siya, no? At ganoon din dahan-dahan ng piga ng gas para hindi ka mamatayan at tuluyang tumakbo, no, ang ating sasakyan. No, kailangan ma-practice mo muna 'to, no. Kasi sa una pa lang talaga dito struggle ang mga nag-aaral na magmaneho, pero pagka change gear to ka na, wala nang problema. So sa ano lang talaga 'yon, sa una pa lang pag-start ng makina at pagpapatakbo ng sasakyan. Start na tayo, no, sa ating pagpapatakbo ng sasakyan. So apak ng clutch, then pasok yung gear 1, then dahan-dahan ang angat ng clutch, at sa ang kanang paa naman ay dahan-dahan ang pigado sa gas, then takbo na tayo. Okay, so yan, guys, naka gear 1 na tayo. So dahan-dahan ang bilis niya, so gear 2 na siya. Okay, so then umano tayo, no, bumibilis tayo, lagay natin sa gear 3. Yan lang, guys, ang pag-aaral, no, ng sasakyan, no. Napakasimple lang, pero kailangan ang practice talaga. So yan, nasa gear 3 pa rin tayo kasi dahan-dahan lang naman tayo. Yan, okay. So yon. So pwede mo nang gawing gear 4 kasi medyo mabilis na tayo. So start ulit tayo. Apak sa clutch in gear 1. Okay? Then baba ng handbrake. So yan, tumatakbo na tayo. At tayo
Ikot. Yan. So gear 2 na tayo. So yun guys, no, every time no na mag-change gear tayo, huwag yung kalimutan na apak muna sa clutch bago mag-change gear, okay? So di kasi papasok ang cambio natin hangga't hindi tayo mag-apak sa clutch. So yan, dandan ulit tayo, nasa gear 1 ulit tayo. Then pag bumibilis na ng konti, gear 2 na naman tayo. So ganun lang guys, no? Ganun lang kasimple ang pagmamaneho. Pero talagang kailangan talaga ng practice, no? Para ma-master natin yung pagpapalit ng gear. So yan, ganun lang. So kailangan focus tayo sa harapan, no, ng ating sasakyan. Kasi bigla-bigla itong sasakyan, no, na nasa harapan natin, biglang biglang maghihinto. So kailangan alerto tayo sa mga ganoon. Okay guys, that's all for today. Till next episode, kita-kits ulit tayo. And don't forget to subscribe to my channel. And keep safe everyone, and God bless you. Thank you so much for watching guys.